Well, well, well mga kapopong, kumusta? At ngayon naman mga kapopong, ipag-uusapan natin ang tungkol sa isang kwento na tingin ko'y pati kayo ay talagang magugulat sa inyong mga malalaman. Yes mga kapopong, dahil ngayon ipag-uusapan natin sa kung bakit hanggang ngayon ay sobrang loyal ni Tom Cruise sa kanyang sinalihan na sabi nila eh isang religion daw. Subalit ang iba naman eh sinasabi itong isang kulto. Well, to make this short mga kapopong eh, ang tinutukoy ko dito yung pagsalin Tom Cruise sa Scientology. Na halos naging okay lang sa kanya na masira ang kanyang pamilya basta huwag lamang umalis sa grupong ito. So huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang storya tungkol dito. Sino ba naman sa atin ang hindi makakakilala dito kay Tom Cruise? Especially sa kanyang mga pelikulang ginawa. Na halos karamihan sa mga ito ay siya mismo ang gumagawa ng mga stunts na para lang si Jackie Chan. Subalit sa likod ng kamera, may mga bagay pala tayong hindi natin akalain dito kay Tom Cruise, na kunsan ay baka pati ikaw ay mabago ang pagtingin mo sa kanya sa mga malalaman mo ngayon. Well, ganito kasi yan mga kapopong. Taong 2012 ay ginulat ni na Tom Cruise at ang kanyang asawang si Katie na sila ay divorce na. Subalit mas ikagugulat mo ang dahilan sa kung bakit sila nag-divorce. Ito ba'y tungkol sa ibang babae? Nope, hindi ito. Ito ba'y tungkol sa pera? Nope, hindi rin ito. Tungkol ba to sa ayaw ng magulang ni Katie kay Tom Cruise? Nope, hindi rin ito ang dahilan. Well, ang tunay kasing dahilan mga kapopong ay dahil sa pagsali ni Tom Cruise sa grupong may pangalang Scientology. Well, siguro mapapatanong ka rin kung ano bang meron sa grupong Scientology na ito. Actually, para mas madali mong maintindihan ay isasummary ko na lang ang tungkol dito. Itong Scientology na ito mga kapopong ay itinatag ng isang kilalang manunulatang libro na ang karamihan sa kanyang isinusulat ay puro science fiction o sci-fi. Itong Scientology na kanyang itinatag ay idineklara niyang isang simbahan. At ito daw ay upang mag-exempted ito sa pagbabayad ng tax sa Amerika. Well, hindi ka kasi makakasali dito sa Scientology na ito kung wala ka talagang malaking pera. Dahil ang bawat level kasi ng counseling dito ay umaabot ng halos $10,000 o sa pera natin ay almost 500,000 pesos. Well, uulitin ko ha, itong amount na ito ay para sa kada level pa lamang. Na kapag nasa mataas ka ng level of counseling ay malaki rin ang iyong babayaran. Ang mga leaders kasi mga kapopong ng Scientology na ito ay may kakaibang teknik na ginagawa sa pagka-counseling sa kanilang mayayamang miyembro. Well, bigyan kita ng idea kapopong ha. Ang founder nitong Scientology na ito ay bihasa lang naman sa hypnotism. Binanggit sa isang interview ng isang personalidad at dating miyembro ng Scientology na si Leia Remini na totoong na-brainwash ng Scientology itong si Tom Cruise upang hindi humiwalay sa kanila. Binanggit ni Leia noong mga panong hindi pakasali itong si Tom Cruise sa grupong ito ay sobrang sweet at loving nito sa mga taong kilala niya. Subalit bigla na lang nabago ang lahat ng kanyang pag-uugali noong naging isa na ito sa pinaka-aktibong miyembro ng grupong ito. Well, talagang masasabi mong isang seryosong bagay na kung pati ang sarili mong asawa at sarili mong anak ay kakayanin mong iwanan para lamang sa grupong ito. Well, ganito nga exactly ang ginawa ni Tom Cruise. May mga lumabas ding balita na ilang taon din sinuyo ni Katie itong si Tom Cruise upang umalis sa grupong ito. Noong mga panahon kasing yun ay may napapansin ng kakaiba itong si Katie hindi lamang dito kay Tom Cruise dahil pati na rin itong mismong grupong Scientology na ito. Actually, hindi lang naman itong si Katie ang nakapansin na parang may kakaibang ginagawa itong grupong ito. Dahil may ilang mga dating miyembro ng Scientology ang lumabas in public at isiniwalat ang totoong ginagawa ng grupong ito. Na may isang miyembro pa nga ang nagsabi na halos maubos na ang kanyang pera dahil sa grupong ito na dapat sana'y ilalaan niya sa kanyang pamilya. Subalit ang karamihan sa mga tumiwalag at nagkaso sa grupong ito ay wala din naman nangyari. At lahat ng kanilang reklamo at kaso dito sa Scientology na ito ay nabaliwala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Well, may mga nagsasabi kasi na kaya daw nabaliwala ang kanilang reklamo ay dahil daw sa matataas na official na miyembro rin daw ng Scientology na ito. Tulad ng mga politicians, judges, businessmen, at iba pa. Ang simbahan ng Scientology na ito ay nakalocate lang naman sa isang exclusive na subdivision sa Amerika. Na actually, nag-request pa nga itong Scientology na ito na gusto nilang ipatanggal yung isang kalsadang malapit sa kanilang simbahan. At ito daw ay upang maprotektahan ang kanilang grupo. Well, dito pa lang talaga eh talagang masasabi mo nang may kakaibang itinatago itong simbahan na ito. Na kung isang ordinaryong mamamayan ka lang sa Amerika ay hindi ka pwedeng sumali dito. Well, bigla ko tuloy naalala yung movie na The Avengers. Na kunsan ay may isang sekreto ding grupo doon na tinatawag na Hydra.
na ang mga miyembro nito ay sobrang tataas at mayayaman na tao. At bumalik muli tayo sa Scientology. Well, ang isa pang kilalang miyembro ng Scientology nito ay si John Travolta. Yes, mga kapupong, yung action star nga na si John Travolta. Ayon kasi kay John Travolta, naging isang malaking tulong daw itong grupong ito, especially noong dumadanas siya ng sobrang lungkot sa pagkawala ng kanyang anak. Ito din yung mga panahong hindi niya na alam ang gagawin sa kanyang buhay, na kahit kilala at marami siyang pera, ay dumadanas siya ng kakaibang pakiramdam na posibleng magresulta pa ito sa hindi magandang bagay na pwede niyang gawin para sa kanyang sarili. Subalit noong makilala niya itong Scientology na ito at nagbayad ng malaking halaga para sa mga counselings, ay bigla daw siyang nabuhayan muli ng loob upang ipagpatuloy ang hamon sa kanya ng buhay. At binanggit niyang na-overcome na niya ang pagkawala ng kanyang anak dahil sa tulong ng grupong ito. Kaya ngayon mga kapopong ay isa na itong si John Travolta sa sobrang proud member nitong Scientology na ito. At ang isa pang dapat mong malaman sa simbahan na ito eh, may mga napapabalitang mga miyembro itong Scientology na ito na nagdidesisyon ng umalis subalit hindi nila magawa. Bakit? Well, ganito kasi yan. Kapag kasi may isang taong sumali sa grupong ito, ay kailangan itong ibigay ang lahat-lahat na impormasyon tungkol sa kanya. As in lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang buhay. Tulad ng mga personal na sekreto, mga tungkol sa kanyang negosyo, mga detalye ng pera niya sa bangko, at iba pang mga sensitibong impormasyon. Kaya't may mga piling miyembro ng Scientology na ito na hindi talaga makaalis dahil daw sa pang-blackmail sa kanila ng grupong ito. Na kung aalis man sila sa Scientology na ito ay pwede nilang ikalat ang kanilang mga sekreto. Well, talagang kinakailangan din ng Scientology na talagang malaman ang iyong personal na impormasyon. At ito'y upang malaman din kung talagang may kapasidad kang sumali sa kanila. For sure, tinitingnan nila kung kaya mo ba talagang magbayad para sa kanilang mga counselings. Well, maliban kasi doon sa mga level of counseling na talagang kailangan mong bayaran, ay napabalitang ang membership fee dito ay tumataging ting na $380,000 o sa pera natin ay almost 19 million pesos. Well, tingnan mo lang itong dating miyembro ng Scientology at actress na si Lea Rimini na binanggit niyang halos $5 million ang nakuha ng grupong ito sa kanya o sa pera natin ay almost 250 million pesos. Well, ang impormasyon nito ay nanggaling na sa dating miyembro ng Scientology na si Lea Rimini na ngayon ay pinagsisisihan na niya na sumali siya sa grupong ito. Na kung iisipin mo eh, gaano pa kaya kalaki ang nakukuha ng grupong ito sa sobrang yayaman nilang miyembro tulad ni na Tom Cruise at mga businessmen? Well, kaya nga sa bansang France eh, ang grupong Scientology ay idineklarang isang kulto. Isang kulto na binabalaan nila ang kanilang mga mamamayan na huwag sumali dito. Na binabanggit nilang kukunin nito ang lahat ng iyong yaman. Well, pagbasihan mo na lang itong sinabi ng kilalang author at founder nitong Scientology na ito. Pakinggan mo mabuti ha? Ito ang sabi niya. You do not get rich writing science fiction. If you want to get rich, you start a religion. Well, kayo mga kapopong, ano ang masasabi nyo dito? At may mga kilala rin ba kayong grupo dito sa Pilipinas na halos katulad ang ginagawa ng grupong ito? I-comment lang yan sa baba at ito ay aking personal na babasahin at pupusuan. At kung may nalaman ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito ng inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. Ang dalawang videos na makikita nyo sa bandang huli ng video ito ay dalawa lamang sa mga videos na ginawa ko dito sa akin channel. Na kung may panahon ka mamaya ay panoorin mo rin dahil alam ko marami ka matututunan doon. At muli itong yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!